sumailalim sa medium ministry training ang mga Adventistang kabataan mula sa Districts 1, 2, and 3 ng Bundok Peninsula at Southern Quezon. Ang training ay sinagawa sa Katanawan, Quezon sa pangunguna ng South Central Luzon Conference, Communication and Youth Ministries Departments. Nagbabalita si Jemmy Lou Liobit. Isang programa ang isinasagawa sa Tagbakan Ibaba, Katanawan, Quezon ngayong April 8, 2022 upang sanayin ang mga kabataan sa larangan ng media. Hindi inalintana ng mga kabataang nagmula sa Bundok Peninsula 1 to 3 at Southern Quezon 1 to 3 districts ang masamang panahon upang makadalo sa youth media training. Kung kaya, ito ay binubuo ng humigit-kumulang 100 bilang ng mga kabataang dumalo. Nagsimula ang programa araw ng Biyernes, pagpatak ng alas 2 ng hapon, sa pangunguna ng mga kabataang nagmula sa distrito ng Bundok Peninsula 1 at sinundan na ito ng unang session ng training na pinangunahan ng SCLC Media Team. Ang media kasi, yun na yung means ng isa sa mga means ng ministry natin ngayon. Pero ngayon, hindi lang voice at saka press. So, meron na rin tayong mga ginagamit natin ngayon, mga bagong teknolohiya. So, ito ang ating gagamitin din ngayon. Pagkagat ng dilim ay ginanap din ang Vesper program at nagbigay ng mensaheng inspirasyon para sa mga kabataan si SCLC Youth Director Pastor Saldi Estrada. Kaya kung bakit dito isinagawa ang ating youth media training, sapagkat ang Quezon ay medyo malayo na sa lugar na kung saan ay nararapat na maging bahagi sila sa kalakaran ngayon ng ating media. Kinaumagahan, dinaos ang Sabbath worship bilang pagsamba at pagkahapon ay nagkaroon ng sundown worship kung saan nagbahagi ang piling mga kabataan sa iba't ibang distrito ng kanilang refleksyon sa nasabing pagsasanay. Malaking oportunidad sa amin at masaya dahil bilang mga kabataan pala ay magagamit kami sa gantong larangan na makakatulong na mapanatili ang ating pananampalataya at ganoon din magagamit tayo sa local man o district man yung pinanghahawakan nating church. Isang napakagandang pribilehiyo na magkaroon ng ganitong pagsasanay para sa mga kabataan upang maibahagi ang mabuting balita sa buong mundo gamit ang media platforms at gamit ang mga talentong ipinagkaloob ng Panginoon sa mga kabataan. Sa ganitong panahon ay malakas ang impluwensya ng media sa mga tao, kaya't isang magandang daan ito upang mas mapadali ang pagtatapos ng gawain ng Panginoon sa lupang ito. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Jemmy Liobit para sa Hope Today and PUC News.